Hello guys and welcome back dito sa ating channel. So, pasensya kayo at medyo natagalan tayo ng ating pag-upload kasi nga nung mga nakarang araw ay busy tayo sa pagpiprint ng mga t-shirt and mugs. No, kasi maraming nagpagawa sa atin at idiniliver pa natin yun sa kanila. No. At ngayong araw ay kung makikita ninyo ay meron tayong mga parts ng computers dito ngayon. Ito ay yung mga binili ko para i-upgrade natin yung ating computer. No, kasi nga medyo nahihirapan na rin ako sa pag-i-edit ng video and sa pag-layout ng mga designs kasi nga old na rin yung aking computer. No, kaya bumili tayo na nagkakahalaga lahat ng 10,662 pesos. Okay? Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing, and syempre yung computer and printer repair. No, kaya kung interesado ka sa mga bagay na yon, gusto mong matuto, ay mag-subscribe ka na sa ating channel. I-hit mo na rin yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa aking mga videos. Kasi nga, 2-3 times a week ay nag-upload tayo ng mga panibagong video na sigurado akong marami kayong matututunan. Okay, so simulan na natin. Una na makikita nyo dito ay itong processor natin na AMD Ryzen 3 2200. So, bali, ito yung pinili ko kasi nga ang purpose lang naman natin ay para sa ating video editing and graphics design. Kung tutuusin, meron pang mga mas matataas na processor dito kaya lang may makamahalan din. No, kaya ito pinili ko kasi mura. Ang value niya is 4,350 pesos na hindi umabot ng 5,000. No, kaya ito yung pinili ko. And sa tingin ko kasi okay na rin yung speed niya, 3.7 GHz para sa needs ko na graphics design nga and video editing. Kasi hindi naman ako gamer, no, hindi ako mahilig sa mga games. Kaya sa tingin ko ay enough na yung speed nitong processor na to. Next naman ay itong Gigabyte. Ang model niya ay A320M-S2H. Yun yung model niya. And isa ito sa mga ultra durable na motherboard ng Gigabyte na ang pinaka lifespan niya ay pwedeng umabot hanggang 10 years, no, pataas. No, kaya ito yung pinili ko. And ang model na ito ay Micro ATX lang. No, kung hindi nyo pa alam yung mga yon, ang motherboards natin ay mayroong tatlong klase. ATX, yun yung pinakamaraming chipset and components. And sumunod naman ay itong Micro ATX. Kung ang purpose mo lang naman ay gaming, video editing, may mga specific purpose ka lang, ay pwede na to sa'yo. No, yung Micro ATX. And ang value pala nito ay nagkakahalaga ng 2,750 pesos. No, kaya mura din. No, kaya yun din ang tiningnan ko doon, yung price. Kaya ako siya pinili. And sumunod ay itong Kingston HyperX na gaming RAM. No, ito ay 8GB and capable siya sa overclocking, kaya pinili ko rin. And yung kanyang amount ay 2,263 pesos lang. No, kaya mura pa din. No, kaya yun nung pinili ko. And last, itong SSD natin na ADATA, 120GB, ang halaga naman niya ay 1,299 pesos. Kaya ang kabuuan ng mga binili kong pyesa na to ay 10,662 pesos. Yan. Kung magtatanong kayo, bakit po wala kayong power supply and video card? No? Ako kasi meron na rin akong dating computer and ang power supply niyan is pang gaming din na 750 watts na power supply and meron na rin akong storage dyan na 1 terabyte na hard disk. No? Kaya 120 lang yung binili ko para ang gagawin ko dun sa 1 terabyte na hard disk ay magiging storage na lang siya. And yung ating mga apps, yung Windows operating system natin ay dito ko ilalagay sa SSD para mas mabilis pa yung ating computer. And sa video card, no, dapat meron din akong budget doon na 10,000 para doon sa GTX Super natin na video card. Kaya lang, dahil in demand ngayon yung mga face mask,
no, ay bumili ako ng 380 pieces na face mask, nagkakahalaga din ng 6,000 plus, no, kaya yung budget para sa video card ay ginamit ko muna doon. Isa pa na binili ko ay yung mugs. Bumili ako ng nasa tatlong box kasi nga malapit na rin yung Father's Day and marami yung umuorder sa atin ng mga mugs, no, kaya ayan, may ilan pa dyan mga order sa atin na naiwan. Kaya sinacrifice ko muna yung video card since meron din akong 2 gig na video card dyan na pwede kong magamit pa. At siguro pag nakaipon tayo ay saka na lang tayo bibili ulit ng panibago nating video card, no, para makompleto na natin yung build natin na ito. Okay, so yun lang yung mai-share ko sa inyo sa araw na ito. Kung gusto mong mag-build ng sarili mong computer para din sa mga purpose na yan, sa video editing, graphics design, and pwede rin sa gaming, ay pwede mong gayahin ito. Kayo na bahala pumili ng power supply na gusto nyo and video card, no, kung meron kayong budget. Okay, so yun lang. And muli, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video natin na ito, ay pakihit mo naman yung like button. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay hit mo na rin yung ating subscribe button, pati na rin yung notification bell, yung all, no, para updated kang lagi sa aking mga videos. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.